Heto ang ilan sa mga pinaka-high-tech na sasakyan sa mundo. UHAC. Ang buong pangalan ng sasakyang ito ay Ultra Heavy Lift Amphibious Connector. Dinevelop ito ng Marine Corps Warfighting Laboratory para makapag-transport ng mga sasakyan ng Marines mula barko papunta sa beach. Kahit maraming tangke, ay pwedeng kargahin ng UHAC. Hanggang 190 tons ang kayang buhatin ng sasakyang ito. Bagamat mukhang sobrang bigat niya, lumulutang siya kahit sa malalim na karagatan. Pagdating niya sa beach ay kaya niyang magtuloy-tuloy umandar kahit sa lupa at kaya niya pang akyatin ang mga seawall. Kaso nga lang, hindi siya gaano kabilis. Hanggang 23 miles per hour lang ang kanyang top speed. Koenigsegg Regera. Ang kotseng ito ay dinisenyo na maging luxury megacar. Pinapatakbo ito ng isang makabagong powertrain technology na pinangalanan nilang Koenigsegg Direct Drive. Dahil dito, mas magaan at mas efficient ang kotse. Automatic na nagbubukas ang mga pinto nito. Merong mga proximity sensors ang mga pinto na nadidetect kung meron bang matatamaan pag binuksan ng mga pinto. Umaabot ang bilis ng kotse sa 404 kilometers per hour. Kaya niyang mag-accelerate hanggang 100 kilometers per hour mula sa standstill sa loob ng 2.8 seconds. Sa loob ng 20 seconds ay kaya niyang mag-accelerate hanggang sa kanyang top speed. Mercedes-Benz Vision AVTR. Ang sasakyang ito ay isang concept car na na-inspire ng pelikulang Avatar. Meron itong apat na high-performance electric motors. Bawat isa ay nakalagay malapit sa bawat gulong. Imbis na steering wheel, merong central control pad ang sasakyan na mas madaling gamitin dahil kailangan lang ipatong ng driver ang kanyang kamay dito at pwede niya nang mapaandar ang sasakyan. Dahil sa ibang klaseng disenyo ng mga gulong, pwedeng umandar ang Vision AVTR ng pagilid. Ang mga fluff sa likod ng sasakyan ay nagbabago ng angulo at kulay para ipahiwatig kung mag-a-accelerate, liliko o magbe-brake ba ang kotse. Ang mga materyales na ginamit para sa battery niya ay compostable at pwedeng i-recycle para maging mas sustainable ang kotse. Citroen 1919. Ang sasakyang ito ay ang pangalawang electric concept car na dinevelop ng kumpanyang Citroen. Meron itong unique na design na na-inspire ng mga eroplano. Dinisenyo ito para maging sobrang komportable sa kung sino man ang nakasakay. Meron siyang high-tech na suspension system na nagbibigay sa mga pasahero ng feeling na para silang nag-glide sa surface ng kalsada. Dinisenyo rin ang 1919 na magkaroon ng Level 4 Autonomous Driving Technology, kaya kahit walang driver, ay pwede siyang umandar ng mag-isa. 800 kilometers ang drive range nito at meron din itong AI personal assistant na pwedeng makipag-interact sa mga pasahero. Aerodynamic ang disenyo ng sasakyan at meron siyang dalawang laser detection measurement systems na nakaposisyon sa likod ng roof. Ang active intelligent piloting system ng 1919 ay sinisiguradong walang jolts o external disruptions ang mararamdaman sa sasakyan. Ang mga gulong ng kotse ay nagko-contribute din sa suspension comfort. 100% electric ang sasakyan.
kaya niyang umandar sa bilis na umaabot sa 200 kilometers per hour. Mars Rover Vehicle. Pangarap ng maraming tao sa NASA na makolonize ang ibang mga planeta. Kaya naman, marami silang iniimbentong mga bagay na pwedeng gamitin sa Mars. Tulad na lang nitong Mars Rover Vehicle na dinisenyo para sakyan ng mga tao sa Red Planet. Meron itong laboratorio sa loob. Meron din itong life support, navigation, at communication systems. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 70 miles per hour, pero dinisenyo ito para mag-travel lang 10 to 15 miles per hour pag mag-e-explore lang ito. Mukhang futuristic ang itsura ng sasakyan. 28 feet ang length nito, 14 feet ang width, at ang height ay 11 feet. Meron itong anim na gulong na 50 inches ang tangkad at 30 inches naman ang lawak. Dinisenyo ang mga gulong na to na umandar sa mga lupa at bato ng Mars. Gawa naman ng katawan nito sa aluminum at carbon fiber. Resvani Tank. Sa pangalan pa lang ay alam mo nang napakatibay ng sasakyang ito. Dinisenyo ito para maging isa sa mga pinakamahusay na sasakyan sa taas at labas ng kalsada. Pinapatakbo ito ng isang 1,000 horsepower 6.2-liter supercharged V8. Dahil sa kanyang top-of-the-line off-road suspension at mga napakatibay na gulong, kaya niyang umandar sa iba't ibang klase ng terrain. Meron din siyang high-performance brakes salamat sa kanyang mga napakalaking 8-piston brake caliper na nagbibigay sa kanya ng matinding braking power. Meron siyang 4-wheel drive system na pwedeng i-activate pag wala sa kalsada. Ang isa sa mga unique niyang features ay ang kanyang electromagnetic pulse protection. Bukod dun, meron din siyang thermal at night vision system, kaya napaka-high-tech talaga ng sasakyang ito. DSX E-Tense. Ang sasakyang ito ay merong sobrang kakaibang disenyo. Ang E-Tense ay isang front-wheel drive electric car na may Formula E suspension at carbon fiber chassis. Asymmetric ang style nito, kaya hindi tugma ang sukat at hugis ng dalawang gilid ng kotse. Ang kaliwang side ng kotse ay bukas at walang cover. Ito ang gilid kung saan uupo ang driver. Ang right side naman ay covered at dito ay pwedeng umupo ang dalawang pasahero. Hindi tradisyonal ang headlights ng kotse. Isa itong bagong teknolohiya na pinangalanan nilang Light Veil.